Magandang araw, kapamilya. Ngayon, ika-26 na araw ng Pebrero, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya. Mga impormasyong mahalaga, no more, no less. Hatid ng TV Patrol Express. Unahin po natin ang paghingi ng paumanhin ni Senator Robin Padilla kaugnay sa intravenous o IV drip session ng TV host at misis niyang si Mariel Rodriguez Padilla sa Senado noong Huwebes. Nagsorry ang senador sa direktor ng Senate Medical and Dental Bureau na si Dr. Renato Sison at sa Sergeant at Arms ng Senado na si Roberto Ancan. Sa isang liham, sinabi niyang hindi niya pinagwawalang bahala ang mga alituntunin sa seguridad at iginagalang niya ang Senado. Wala rin anyang intensyon ng misis niya na ipagwalang bahala ang mga patakaran ng Medical Bureau. Tiniyak din ni Padilla na hindi na mauulit ang pangyayari. Nitong linggo, humingi na ng paumanhin ang kanyang misis sa nangyari. Nilinaw din niyang vitamin C drip at hindi glutathione ang kanyang ginamit. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act nitong Lunes sa Malacanang. Sa ilalim ng batas, pinahalagahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagsuporta at pagtangkilik sa mga produktong gawang Pinoy. Samantala, nilagdaan na rin ang Pangulo ang RA 11982 na nagbibigay benepisyo sa mga Pilipinong edad 80 at 90 anyos. Pinalalawak nito ang sakop ng RA 10868 o Centenarians Act of 2016. Sa ilalim ng bagong batas, makakatanggap ng cash gift na 10,000 piso ang bawat Pilipino na abot sa 80 years old. Tatanggap din sila ng nasabing halaga kada 5 taon hanggang 95 years old. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na iwanan na ang lumang pag-uugali sa mga lansangan. Sa isang vlog, sinabi ng Pangulo na ang driving etiquette sa Pilipinas ay dapat nang maging moderno kasabay ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Hindi binanggit ng Pangulo kung mas bibigatan ang mga parusa sa mga lumalabag sa batas trapiko, pero binigyang diin niyang mahalaga ang disiplina sa lahat ng driver. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Ito, magandang balita naman para sa mga motorista, may rollback sa presyo ng petrolyo ngayong huling linggo ng Pebrero. Hindi nga lang ganun kalaki. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis na simula sa Martes, February 27, bababa ng 70 sentimos ang presyo ng bawat litro ng gasolina. 95 naman ang kalta sa kada litro ng diesel habang 1.10 ang ibababa sa presyo ng kerosene o gas. Ayon sa mga taga-industriya, pangunahing dahilan ng rollback ang inaasahang hindi sisipa ang konsumo sa langis sa buong mundo sa mga susunod na buwan at ang posibilidad na matatagalan pa ang pagbaba ng interest rates ng Amerika. Sa ibang balita, nasawi ang tatlong magkakapatid kabilang ang isang senior citizen at isang PWD sa sunog sa residential area sa Taytay, Rizal nitong linggo ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng munisipalidad, tatlong bahay sa isang compound ang tinupok ng apoy mag-aalas 9 ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Gloria Valeria De Selva, 77 anyos, Celerena Valera, 59 anyos, at Elvera Valera, 72 anyos na isang PWD. Ayon sa isang kaanak, nakalabas na ng bahay ang dalawa sa magkakapatid pero bumalik sila para sa gipin ng kapatid na may kapansanan. Naapula ang sunog makalipas ang mahigit kalahating oras. Inaalam pa ng mga bumbero ang naging sanhi ng sunog. Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa serye ng snatching sa Sikatuna, Quezon City. Ayon sa pulis, nagkasa sila ng operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa isa sa mga biktima ng sospek. Ito, panoorin nyo po sa CCTV, naglalakad yung biktima nang hablutin ng nakamotorsiklong sospek ang kanyang cellphone. Nahagip din sa isa pang CCTV nang hablutin din ng sospek ang cellphone ng isa pang biktima. Timbog ang sospek sa kanyang bahay sa Barangay Payatas at nabawi sa kanyang cellphone ng ikalawa niyang biktima. Aminado ang sospek sa kanyang ginawa. Mahaharap siya sa reklamong robbery at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act.
Aalisin na sa ilalim ng State of Calamity ang Pola Oriental Mindoro kasabay ng unang anibersaryo ng paglubog ng oil tanker na MT Princess Empress at ng mapinsalang oil spill sa lugar. Magsasagawa ng sport activities para manumbalik ang turismo rito. Makakatanggap naman ng financial assistance sa mga mangingisdang naapektuhan ng oil spill. Samantala, sinabi sa Teleradyo Serbisyo ni Center for Energy, Ecology and Development Executive Director Jerry Arances na batay sa pananaliksik ng team, aabot ng 40 billion pesos ang halaga ng environmental damage na dulot nito. Aabot naman ng mahigit 1 bilyong piso pagdating sa usapin ng danyos sa mga apektadong residente. Sa sports, sinumbakan ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei 106-53 sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers itong linggo. Nanguna para sa mga Pinoy si Justin Brownlee na nagtala ng 26 points at 13 rebounds. Nag-ambag naman si Kaiju Kai Soto ng 18 points. Ito na ikalawang panalo ng Gilas sa unang window ng qualifiers matapos talunin ang Hong Kong noong Huwebes. Aminado naman si Coach Tim Koh na marami pang kailangan gawing paghahanda ang Gilas para naman sa darating na Olympic qualifier sa Hulyo. Makakasagupa nila doon ang Latvia at Georgia na parehong pasok sa top 20 sa buong mundo. Star-studded ang EDSA Kahit Saan concert ay dinaos sa pagdiriwang ng 38th EDSA People Power Anniversary Linggo ng gabi. Kabilang sa mga nag-perform, sina Bituin Escalante, Elmo at Arkin Magalona na inawit ang ilang kantang pinasikat ng kanilang namayapang amang si Francis M. Naroon din si Bayang Barrios at ang The Company. Nagbigay naman ng saya ang veteran comedian singer at isa sa haligi ng OPM na si Mitch Valdez. Pero isa sa highlights ng concert, ang appearance ng veteranong aktor na si Jaime Fabregas at isa sa rising acting gems na si Elijah Canlas. Kapwa nila binigyang diin ang kahalagahan ng paggunita at pagsasabuhay ng mga aral ng EDSA. Samantala, may bisita tayo ngayong hapon. Kung napapansin nyo sa likuran ko, may mga special tayong panauhin. Si Jess Fenol, joke lang. Kasama natin siyempre ang Aces of P-Pop, ang boy group na BGYO. Jello, Akira, JL, Mickey at Nate, nandiyan sila. Pinagtatrabaho nila ngayong araw, di ba? Hello! Kamusta, kamusta? Welcome sa TV mabuti naman po, Patrol Express. Mabuti naman po. Daming pumunta ulit sa newsroom. Makala ko ako yung pinagkakagulo. Siyempre, hindi. Nagulat po kayo kanina, no? Ayan. So, ngayon, siyempre, parang uso na ulit yung comeback season nyo, di ba? Yung patintero. Medyo iba yung tunog nyo ngayon, ha? Bagong, feeling ko bago siya sa mga past songs namin and very youthful yung atake namin dito. Okay, abangan po mamaya si BGYO Jello sa TV Patrol. Yes. Siya po ang ating star patroller. Ready ka na ba? Ready. Paturo ka mamaya. Dapat lang. Yan po mga nagbabagang balita. Lagi tumutok sa TV Patrol Express para sa mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan niyong malaman. Jello, subukan mo itong huwag din pong kalimutan. Para practice ka. Ay. Tangkat. Baba kang konti. Huwag LSS. Huwag din pong. Huwag din pong kalimutan mag LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundin. Sundan din po ang TV Patrol. Sundan din po. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Ayan. Gusto sumubok. Ito, yan. Mga kapamilya, mapapanood ang TV Patrol sa talaga sumubok. Kapamilya Channel Online Live. A to Z, I Want TFC at YouTube. Ako po si Jeff Canoy. Ito po ang BGYO. Siyempre, bago po tayo magpaalam, pinapwersa po nila akong sumayaw ng kanilang patintero. Papaturo muna tayo, siyempre, di ba? O, paano ba yan? 5, 6, 7, 8. Ganon. Okay. game na. Paano? Bago tayo mawalan ng trabaho, papaalam muna kami. Maraming salamat. Magandang araw. Kapamilya, ito na po ha. Saan tayo pupuesto? Sa likod na lang ako. Magkatago tayo ulit ha. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pagkakalito? Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.